Magandang araw sa lahat. So, ipakikita ko sa inyo kung paano ginagawa yung cliff wire na ginagamit natin sa ating mga kabahayan, sa ating mga cable wire. So, ito yung resin na ginagamit natin sa ating cliff wire. So, ito siya, bali kulay white. Kulay white kasi ang kulay na gagawin natin. So, ito siya. So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa hopper. So, ito ay yung hopper para uminit siya para maging maganda ang recycle niya. So, kung basaman siya, matutuyo siya. So, ito siya. Bali, ang init nito nasa 80 degrees. Ang init siya, kailangan gagamitin natin siya, painitin siya natin ng 2 oras bago natin siya gamitin. So, ibabacuum siya mula dito hanggang doon sa machine, sa makina. So, ito siya eh. Babacuumin siya pag medyo mainit na ng 2 oras, na-reach na yung init. So, ibabacuum natin dito papunta. So, automatic na siya. Pag wala lang naman itong malit na hopper na to, so, hihigupin siya. Sihigupin siya ng vacuum para maging matransfer dito. So, ito na. So, ikanabit na natin yung molde. So, ito yung pinakahulmaan natin doon sa ating clip wire. So, ito na siya. Pinagana na natin. So, ayun na siya. So, kinukuha na siya ng robot. So, nilalagay niya doon sa conveyor. So, ayun niya. Makikita niyo. So, nag-recycle na siya. So, ayun na siya. So, yan ang finished product. So, dadalhin ng robot doon sa kabila, doon sa conveyor. So, ang init naman ito is ito ang mga temperature, ang init yung nozzle niya para maging maganda ang recycle. Kailangan mainit na mainit. So, yan sa bali, 6 heater niya doon sa nozzle niya. So, siguro na malihigit sa 1,000 ng temperature ang init doon sa nozzle. So, ito yung molde na ginagamit natin. So, yung pinakahulmaan niya. So, ito siya. So, ayan, bali, kinukuha siya ng robot. So, para mabilis ang gawa niya. So, robot ng ang kumukuha sa kanya, unlike naman kung tao, kung imamanual natin. So, mabagal kasi bubuksan pa yung pintuan, tapos kukunin. So, maano sa oras nga, medyo aksaya sa oras. Kaya ito, automatic, hindi ka nang bubukas, robot nang kukuha. So, mabilis. Mabilis ang takbo niya, yung proseso. Kaysa naman kung imamanual, kukunin mo sa sarawang pintuan, bukas, sara bukas, so ito mabilis na. So hindi mo na kailangan buksan pa yung pintuan o automatic na robot na ang kumukuha. So dinadala niya doon sa conveyor. So ito na, dito na siya sa conveyor. Ay, so ito na yung conveyor. So dito din na binabagsak ng robot. So ito na siya, bali kulay white ang ating clamp. So may iba-iba ding kulay to, mayroon siyang black color. So ngayon nag-upgrade na tayo ngayon. Dati ang ginagamit natin mga clamp sa ating mga kabahayan is yung bakal nga, di ba? So ngayon plastic na ang ginagamit niya. So ito yung plastic na. So maganda nga to dahil hindi nakakalawangin, no? So ayan siya. So ayan, no? Magandang kulay, kulay white. So ayan siya mula doon sa molde. So dito niya binabagsak ng ating robot. So ito naman siya. Pakita ko sa inyo. So, paano tinatanggal? So, madali lang. Paano pinipitas doon sa kanyang tangkay? So, ayan siya. Ayan na siya. So, yung tangkay naman, yung pinagtanggalan natin tong tangkay na to. So, gigilingin din natin. Tapos, isasama natin doon sa bagong resin. So, imimix natin siya para magamit uli natin. So, para walang sayang nga, hindi aksayado, di ba? Gigilingin uli, tapos ihahalo. So, para maging ganyan din siya, maging clamp din. So, para hindi nga aksayado sa ano. So, walang ano, walang sayang. So, gigilingin na sa mimix mo lang din sa bagong resin. So, ayun siya. So, napakasimple lang. So, medyo maproseso nga lang ang paggagawa, pero madama, ano naman, okay naman. So, ayan, pipitasin mo lang. So, napakadali lang. So, ayan siya. Lagyan natin dyan. Tapos, pipitasin. So, ayan siya. So,
Ayan. So, ready to use na to. Pwede nang gamitin. Kulang na lang ng screw. Pwede natin ito ikabit sa ating mga cable wire. So, kung ano mang klaseng wire niyan, pwede sa ating sa mga salub ng bahay. So, maganda tingnan sa loob nating mga kabayan dahil kulay white siya. So, ayan siya. So, ganda. Magandang kulay. Kulay white. So, ayan. So, napakadali lang. Napakadaling gawin lang. So, tapos ito na yung ano, ipakita ko sa inyo to. So, ito ang sample natin, yung cable wire. So, ilagay natin dyan. So, kailangan natin iscrew na lang para natin magamit na. So, ayun na siya. So, mga sir, mga ma'am, huwag kalimutan natin i-subscribe. And then, click na notification bell para update ka sa next kong gagawin video. Huwag kalimutan natin i-click ang subscribe button at saka notification bell para update kayo sa akin next gagawin. So, ayan muna. Thank you. Thank you.